isang maunang hapon. Mahubulabog sa malakas na putok. Sa pagtila ng ulan, dalawang bata ang makikitang nakadugmok sa basang lupa. Ito ang mabigat na trahedya sa Payatas. Ang magkaibigang Joshua at Angelo, mga bata man, ay marunong na rin daw dumiskarte sa buhay sa pamamagitan ng pangangalakal. Kahit pa paano, nagkakapera daw ang dalawa. Oh, 150 sa'yo. Okay na ba yun? Okay. Ayon kay Aling Josephine, nanay ng 14 na taong gulang na si Angelo, pumasok raw sa pangangalakal ang kanyang bunso nang siya'y mabyuda. Naghahagilap siya ng paraan kung paano siya makakaroon ng pera. Kasi minsan pumapasok por na ko kung ano lang ang tawag ng amo ko. Ma! Mami, dala akong tinapay! Ang kanyang kaunting kinikita, hindi raw ipinagdadamot ni Angelo. Ma, pambilin bigas at ulam. Palagi umano nitong iniisip na hindi maging pabigat at makatulong sa kanilang pamilya. Ayon naman kay Aling Luisa, nanay ng 12 taong gulang na si Joshua, natuturaw mga lakal ang kanyang bunso dahil na rin sa mga kaibigan. Tulad ni Angelo, nais rin daw ni Joshua na makatulong sa kanyang nanay. Ay Diyos ko, anong itsura mo yan, anak? Pagbasang-basa ka! Umupo ka nga dito. Saan ka ba galing? Nangalakal po ako, Nay. Nay, ito po yung kita ko. Ate po tayo. Pag nakabinta siya ng 200, binibigyan niya ako kahit na hindi ko kinukuha. Binibigyan niya ako. Ma, sa'yo na yung anong isandaan saan. Ganun siya. Paglilinaw ni Aling Luisa at Josephine, sariling kagustuhan ni Joshua at Angelo ang ginagawa nilang pangangalakal. Kung anong kinikita niya, tinutumbasan ko. Sabi ko, huwag ka mangangalakal doon kasi hindi naman kami nagkulang sa iyo eh. Siyempre, nasasaktan rin po ako sir kasi anak ko, minor de edad, nag-aanap buhay ng ano ko naman, hanggat kaya ko. Hindi, pinagbawalan ko naman yung sir na mangangalakal. Pero sa kabila ng kanilang pagtutol, talagang kahanga-hanga raw ang kanilang mga anak. Kasi nga yan, sa murang edad ay natuto na silang magsumikap. Yun nga lang, wala silang kamalay-malay na sa patuloy na pangangalakal ng magkaibigan, disgrasya pala ang sabay nilang haharapin. Nito lamang 22 ng Hulyo, nuuwi, malakas ang bugso ng ulan. Nang mga panong iyon, bantay sarado ng isang bagitong security guard ang isang warehouse na naroon din sa Barangay Payatas. Ang warehouse naglalaman raw ng mga scrap materials. Kaya nga, kahit napapaligiran ng bakod, maraming mga ngalakal ang nais na makapasok doon. Itong magkaibigang Joshua at Angelo, natukso ring pumasok sa loob ng naturang bakuran. At sa di naasahan, ito pala ang magiging mitsa ng napakabigat na trahedya. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na putok ng baril. Hoy! Putok yun ang baril ah! Ang naturang putok, dinig na dinig raw ng dalawang batang naglalaro sa lugar. Siguro na dyan dahil dito, oo nga! Parang dyan natin narinig eh. Sumilip ang bata sa isang siwang sa bakod. Gulat na gulat sila sa nakita. Nooy agad na ganap ng pagsusumbungan ang mga bata. Kuya! Papay! May patay po doon sa loob! Saan? Doon sa loob ng warehouse! Tara, turo niyo sa akin! Liga. Tara po! Ang masamang balita, mabilis namang nakarating kay Aling Luisa. Papa na si Joshua! Ngayon na! Joshua! Doon kami sa babuyan namin, tumakbo na yung kumpare namin na, pare, sabi niya, punta muna doon yung anak ko si Joshua na baril na takbuhan na kami doon. Lahat kami nagsitakbuhan na. Ala, puno na puti kasi malakas ang ulan noon eh. Nalabot na namin yung pinto ng baseline. Ayaw kami papasukin. Sabi ko baka sakali pang buhay pang mga bata.
lang po ng isip ko. Doon na talaga mismo sa may, ano yun, sa may gate nila eh. Doon na ako talaga nagwawala, nagkakalabog na talaga ako. Napalabasin yung anak ko. Palabasin yung, pinaano ko na talaga yung pintuan nila. Dito kami pinapasok, ang tagal pa. Ilang saglit Hello? Pa. Nakarating na rin kay Aling Josephine ang nangyaring insidente. Ha? Bakit? Anong nangyari? Anong nangyari? Nakita ko ng anak kong sunod sa bunso ko na yan. Nakita ko niya na, Mama, Mama, si Angelo, nakabulagta na, patay na. Bigla daw akong inimatay. Nang may masamasaan, agad silang nagtungo sa lugar. Pero tulad ni Aling Luisa, di rin sila makapasok sa loob ng warehouse. Gayunpaman, dahil sa maliit na siwang sa bakod, nakita nila ang kalapit ng dalawa. Sa butas lang po, sir, di kayo sa'yo makapasok doon eh. Yung ano na yun, kasi siyang kasyala yung mga bata. Kita ko ng sitwasyon ng anak ko, parang hindi ko makabano kasi isang iglap lang nakita ko yung anak ko nakahandusay na doon. Ilang saglit pa, rumisponde na rin sa lugar ang grupo ni Police Superintendent Joel Villanueva. Sa loob ng compound, tumambad sa kanila ang kalunos-lunos na sinapit ng mga biktima na nauwi nasa sulok ng warehouse. Yung dalawang biktima, yung isa, walang damit pa yung taas, papasok na sa tama sa katawan. Yung isang bata na may damit pa, yung kalahating katawan niya, nasa labas pa yung kalahati, nakapasok sa bakod. Sa puntong iyon, tuluyan ang kinumpirmang patay ang magkaibigang sina Joshua, 12 anyos, at Angelo, na 14 anyos naman. Sa death certificate ng mga biktima, nagtamo ng gunshot wound to the head and trunk si Joshua na naging sanhi ng agarang pagkamatay nito. Habang gunshot wound to the right thigh naman si Angelo. Samantala, agad na nagsimula ng pagsisiyasat ang grupo ng Homicide Section ng Quezon City Police District. Agad ring ipinroseso ng QCPD Scene of Crime Operations ang naturang lugar. Si Police Senior Inspector Elmer Monsalve ang natasang humawak ng kaso. Bali, doon pagdating sa crime scene, makikita mo na binaril yung dalawang bata. Kasi una, duguan na sila, may tama sa ulo at sa katawan, halos may tama sila sa ulo at katawan at sa binti. Ang unang tanong diyan, sino ang nakabaril? Kung yun ay binaril, sinong nakabaril? Kung patay na, sinong nakapatay? Nakita mo ba kung ano nangyari dito? Sabi sa akin, mga bata, may binaril dito. Dahil dito, minabuti ng mga awtoridad na kausapin ang ilang residente sa labas ng compound. Boy, may itatanong kami sa inyo, ha? Ayon sa dalawang bata, malakas raw ang ulan ng hapong yun. Tapos, ano nangyari? Garang pumutok. Tinignan namin. Yung sa butas po, sabi daw tulong. Nakaubad. Tsaka yung nakaputi. Tsaka pagsilip namin, patay na. Dalawang bata. Tulong. Tapos, yun na. Wala na. Ang gwardya. Nangangawa kasi sila ng bakal. Dahil sa naging testimonya ng mga testigo, naging pangunahing suspect sa pamamarila ang security guard na naka-duty sa warehouse. Sa di naasahan, hindi naman pala tumakas ang naturong suspect. Naroon lamang siya sa loob ng warehouse. Sa puntong iyon, tuluyan ang kinilala ang suspect na ang security guard na si Jhonell Cordovez. Sa investigasyon ng mga awtoridad, tatlong araw pa lamang siyang naka-duty bilang gwardiya sa naturang warehouse. Nang kausapin ng mga awtoridad, ayon sa gwardiya, ay aksidente lamang raw ang nangyari. Habang nakapiit sa QCPD detention cell, nakausap rin namin ang suspek. Tulad ng salisay niya sa pulis, sinabi niyang aksidente ang nangyari. Pero di ito pinaniniwalaan ng mga kaanak ng biktima. Aksidente o sinadya? Ano nga ba ang buong katotohanan sa nangyaring pagbarila at pagpatay sa magkaibigang Joshua at Angelo? Sa panayam namin kay Cordovez, ito rin ang naging takbo ng kanyang pahayag. Ayon sa kanya, nung araw na maganap ang insidente, napansin niyang may dalawang taong pumasok sa bakuran ng warehouse na kanyang binabantayan.
7 po ng hapon. Tsaka po madilim po. Hindi ko po masyadong napansin na bata po yung matanda. Kasi po madilim po at tsaka maulan po. Balance po kaya nakalabit ko po yung baril, sir. Maging siya ay nagulat rin daw nang tamaan ang dalawang bata. Kaya ngayon, labi siyang humihingi ng kapatawaran sa naulila ni na Joshua at Angelo. Sa mga pamilya, humingi po ako ng kapatawaran sa pamilya. Hindi ko po talaga sinasadya yung pangyayari. Pero hindi naman handa ang mga kapamilya ng biktima na patawarin si Jhonell. Hindi kasi sila naniniwalang aksidente ang nangyaring pagbaril kina Angelo at Joshua. Samantala, ang mga otoridad mas naniniwala rin sinadya ang nangyaring pagbaril. Bali sa mga circumstances, sa mga testigo, talagang maliwanag na yung ginawa niya isang murder case. Nakapagtataka raw na di man lang naisugo sa ospital ang mga biktima. Nakatayo siya sa harap, sabi nung nasabi nung testigo sa dalawang minor, at tinitingnan niya yung dalawang bata. Siguro nung oras na yon, yung bata may tama na kasi nakadapa na sa harap niya eh. Dumudugo na. Kung ikaw ay hindi mo talaga sadya na mapatayin yon, dapat dinala mo sa nearest hospital. Uli na patan mo kaagad ng first aid. Dagdag pa dito, maraming nakitang lapses ang tagapagsiyasat sa paghawak ng gwardiya sa sitwasyon. Kahit na warning shot ang intensyon, hindi raw dapat ginamit ang baril, lalo na ito'y shotgun. Bale, ang gamit niya, security guard, yung shotgun, 12-gauge shotgun. Kaya nga, yung tama nun, hindi mo alam kung saan tatama yun. Kaya nga, yung tama sa ulo, sa katawan, pati sa binti, mayroon din. Kaya nga, makikita mo kung gaano kapital. Pagkatapos, yung paggamit naman niya ng baril, ang pinakahuling option niyan, kung ang buhay mo ay nanganganib na. Dahil dito, tuluyan ang sinampahan ng kasong 2 counts of murder in relation to Republic Act 7610 o child abuse ang suspect na si Jhonell Cordovez. Pero ang talaga namang masaklap, sa talaan ng Supervisory Office for the Security and Investigation Agencies o SOCIA, lumalabas na hindi lisensyadong gwardiya si Jhonell. Dahil dito, posibleng hindi sapat ang kaalaman ng suspect sa mabigat na sitwasyon. Dahil dito, sinubukan rin naming hingan ng pahayag ang Duralex Security Agency. Dumipensa sila sa aligasyon na walang sapat na dokumento ang security guard na si Jhonell. SOP yan, sir. Tinitingnan namin kung ano, kung may lisensya ka o wala. Ngayon, kaya nga nang malaman nga ng OM namin na wala siyang lisensya, ang mismong OM namin ang siyang nagbayad doon sa isang kilala niya na training center. Almost 2 months, bumalik si Jhonell na may dala ng mga dokumento, including yung ano niya, yung license. Gayunpaman, inamin nila na bagong gwardiya pa lamang si Jhonell. Hindi rin daw nila kagustuhan ang nangyaring trahedyang sinapit ng dalawang bata. Samantala, kahit na nakakulong na ang suspek, nananatiling mabigat ang kalooban ng mga magulang nina Joshua at Angelo. Wala raw katumbas na sakit ang nangyari sa kanilang mga anak. Talagang masakit lang talaga, parang gusto mo talaga sumabog yung dibdib mo sa sobrang sakit. Na gusto mo rin talagang gumanti para sa anak mo kasi hindi makaganti, di ba? Mahal na mahal, sobra. Nag-iisa po, anak ko lang ang puso. Panrol ko po. Sorry, di kita mo nang tulungan. Alam kong humingi ka ng saklolo. Alam ko na natawag mo ako ng araw na yon. Kailang wala akong magagawa. Sorry talaga, anak. Kasi kung alam ko lang na gano'n ang mangyayari sa rin na kita pinalabas. Ngayon, ang nais nila ay tuluyang pagbayaran ni Jhonell ang nagawang krimen kina Joshua at Angelo. Tuloy po namin yung demanda sa kanya na makamtan po ng mga anak namin na para matahimik na. Mabulok na sana sa ano yun, sa kulungan yung gwardiya na gumawa ng krimen sa mga dalawang bata. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lang ang button na ito.